Pinuna ng isang senador at isang Filipino-Chinese civic leader, ang paglihis umano ng imbestigasyon ng Senado sa mga POGO, at ang pag-focus kay Bamban Mayor Alice Gu na ang inaatupag. Mga drama and sarsuela, ang tawag ko dyan, ano? Deliberate ba na nilihis? I do not know, no? But I'm concerned because suddenly the POGO disappeared from the investigation. Suddenly it went into talking about her lifestyle and then asking her to speak in Mandarin and in Hokkien. What for? Matatas siya mag-Tagalog. Ang galing ng Tagalog niya, ng Filipino niya. Salita ninyo ng Hokkien at Mandarin. Kung matatas siya mag-Hokkien at Mandarin, sasabihin ko, conclude ba ninyo na Chinese siya? Well, my comment there is that she speaks Mandarin and Hokkien with a very local intonation. Local sa aming Chinoy, no? Hindi yan China accent. But do I conclude na hindi siya galing sa China? No, I cannot conclude that. But it's ridiculous to be asking this kind of questions. Tugon ng chairperson ng komiteng nag-iimbestiga, mahalaga umanong malaman kung Pilipino ang alkalde. Nakasalalay naman sa kanyang ina ang pagka-Pilipino ni Bamban Mayor Alice Gu, ayon sa isang dating Supreme Court Associate Justice. Nakasaad kasi sa 1987 Constitution, na kailangang Pilipino ang nanay o tatay ng isang tao, para maging Filipino citizen. It is enough that a person was born of a Filipino mother. Mother. Tama na yun. Hindi na kailangan siya ay nag-elect ng Philippine citizenship. In the first place, totoo bang Pilipino nanay niya? Kasi pwedeng yan ay planted lamang, ha? Meron nga ba siyang Filipino mother? Okay. O yan ba isa lamang sinulupot lamang dyan, tigadayuhan talaga siya? No record eh, walang record ganyan. Tigasang bang nanay niya? So, yung bang nanay niya pinanganak doon? Bakit walang record yata? Sa gitna ng isyo sa pagkakakilanlan ni Mayor Alice Gu, ibinigay na rin ng COMELEC ang mga hinihinging papeles ng Office of the Solicitor General tungkol sa alkalde. Ang tanong, makakatakbo pa ba ulit sa susunod na halalan si Alice Gu? Pwedeng questionin yung eligibility. Tatandaan po ng lahat, kapag ang pinag-uusapan ay residency at citizenship, ito po ay continuing qualification. Ibig sabihin, kung ikaw ay nung tumakbo, Filipino ka, tapos nung nanunungkulang ka na, hindi ka na Filipino, pwede kang tanggalin anytime. Sa mga kandidato na sa palagay nila medyo may duda sa kanilang mga qualification, better na wag nalang mag-file. Yung mga iba pang kandidato, at kung sa kanila sakali naman na gusto nilang masettle, okay lang din na mag-file ng candidacy kasi para once and for all, masettle yung issue. Anyway, ang pag-uusapan natin hindi international law, kung hindi, politika pa rin sa Pilipinas, si Mayor Alice Gu. Well, siya po'y nagsalita na, no? Siya po'y nagsalita na kay Karen Davila ng ABS-CBN at siya po'y naglabas din ng isang official na statement, no? Ano ang mga sinabi ni Alice Gu? Well, alam niyo po, hanga naman po ako kay Mayor Alice Gu kasi naintindihan ko kanyang pinagdaraanan. Yung kanyang pag-amin na siya pala ay love child sa isang kasambahay, napakahirap pong aminin yon sa harap ng publiko. Kasi alam natin dito sa lipunan natin sa Pilipinas, may stigma pa rin kapag ikaw ay bastardo, anak out of wedlock, or anak sa hindi kasal ng mga magulang. At syempre, lalong-lalo na kung ikaw ay isang anak ng kasambahay na mayaman ng iyong ama. Eh talaga naman pong mayaman, di hamak ang kanyang ama, Chinese nationality. Tapos nabuntis ang kanyang kasambahay, ang resulta ay si Alice Gu. So, ako po, ang simpatsa ko na kay Alice Gu kasi mantakin ninyo para aminin niya yung kanyang pagkatao na siya isang produkto na isang pagsasama sa isang amo at isang kasambahay. Napakahirap gawin po yan sa publiko. Kaya naman po ako, ganun na lang ang simpatsa ko at kinukonsider ako na parang underdog masyado itong si Alice Gu na parang binubuli ng ating mga politiko. So ibabalik ko po ang tanong sa ating mga politiko, no? Lalo na kay Senator Antivirus. Ano ba talaga ang dahilan na ikaw ay nag-iimbestiga in aid of legislation? Ano ba yung batas na nais mong buuin sa pamamagitan ng pagsusuri ng pagkatao ni Alice Gu? Paparusahan mo ba ngayon ang mga love child? Eh di ba,
hindi naman pinili ng mga love children na sila ay mapanganak sa ganyang circumstance? Lahat tayo sa tingin ko gusto nating mapanganak sa isang normal na pamilya, kasal na ama at ina. Pero hindi po nangyayari talaga yan. Napakadami po nating mga kapatid sa ating lipunan na anak sa labas o anak sa ganitong circumstance na sa ating society ay talaga naman pong skandaloso, tinuturing na skandaloso ang pagiging anak na isang kasambahay, no? Ay nako, ganun na lang po talaga ang simpatsya ko. So yan ba ho ipagbabawal natin? Eh paano naman, kasalanan ba yun ng anak na ganyan ang circumstance ay nabuo? Sa mata naman ng Panginoon, lahat po ng anak, lahat ng kabataan, lahat ng isinilang, eh lahat po yan ay binuo ng ating Panginoon at anak din ng Panginoon kahit sila ay hindi anak sa isang kasal na mga magulang. Sabi nga po nila, di ba, Jesus loves all the children of the world, o hindi naman sinabi na excluded yung mga anak ng kasambahay. Hindi. Lahat po tayo gawain ng Panginoon, lahat tayo ay minamahal ng ating Panginoon. So ganoon na lang po talaga kung bakit ang feeling ko talaga nabubuli itong si Mayor Guo. Mantakin nyo yung napakasakit na katotohanan isinapubliko. Now, meron pa mga tanong na sa tingin ko ay unfair. Natural lang, gustong sabihin ni Alice Guo na sinabi niya na ordinaryo siyang mamamayan, eh siya ay ordinaryo mamamayan. May magulang, itinatago sa mata ng lipunan. Kasi nga po, pag ikaw itinanong, sino bang nanay niyan? Eh di lalabas kung sino ang nanay, kasambahay, eh di kahihiyan. Kaya ako po, naniniwala ako na yan yung dahilan kung bakit itinago siya doon sa loob ng kanilang farm. Now, sabi nung Senator Antivirus, ordinaryo kang mamamayan, pero meron kang helicopter. Eh ano naman ngayon? Alam nyo naman ho, sa kanyang testimonya, sila'y nagbababoy. Pero hindi po ordinaryong pagbababoy yan, ha? Imported na baboy po ata, sangayon doon sa aking mga nakakakilala kay Mayor Alice Guo na mga taga Bamban. Well, ako po kasi mambababoy ako, okay? Tatapatin ko kayo, mambababoy ako. Hindi ako kumukuha ng baboy kay Alice kasi ang aking baboy po galing Marinduque dahil ako po ay native. Dahil nung ako ay nagkaroon ng baboyan, ay linilichong ko po yan. Under Lichong's, ang title, ang aking brand name po, Minyong's Cebu, Lichon Cebu na organic. Kaya nung yan po ay gumagana pang negosyo, napakalakas po niyan kasi Lichon Cebu, dito linilichon at saka organic pa. Diyan po yan sa Tanay. E tinigil ko po yan paglilichon dahil nga sa COVID. Dahil minamatay kaming dating mayor ng Tanay kung nasaan yung farm at saka nagka-COVID si governor ng Rizal. Napakahirap po pumasok yung aking mga farm workers. So kaysa mamatay mga baboy ko, mga 500 po yun, e kinatay ko lahat, pinamigay ko po sa mga estudyante ng UP na nasa dormitoryo nung unang palang panahon ng may COVID. Now, sila po, hindi sila nagbebenta ng baboy para ikilo-kilo. Ang binibenta nila, mga inahin na imported na Dutch. Alam ko po yan. Pero hindi ako interesado kasi ang gusto ko talaga, yung native, dahil ang native, pag linitsyon, malutong. Alam nyo ba kung magkano ang isang ulo ng Dutch na inahin? 42,000. Eh kung i-compute nyo po, ha? Nasa ba aking computer? 42,000. Eh meron silang 3,000 heads na inahin. Magkano po yan? Okay, kung 42,000 na lang yan, o gawin nating 42,000 na tagwa 1,000. Ang 42,000, 42 million, di ba po? O 42 million, eh kaso hindi naman na 1,000 lang, times 3 pa. So it will be 100 something million. Eh hindi naman po yan one time deal lang, tuloy-tuloy yan. So siguro po, eh talagang kung hindi bababa ng 300 million kada taon ang kanilang kinikita. Pero malaki din po ang kapital nila kasi na-import nga nila yung kanilang mga inahin galing pa sa Europe. At saka syempre, yung pakain yan, yung pataba, at saka yung biosecurity kasi kapag yan po ay napasukan ng ASF, patay lahat yan. So kinakailangan talaga kontrolado environment at ito yung makikita nyo na parang naka-air condition pa yung mga baboy. Eh kung 42,000 naman kada ilo, eh, aircon po talaga yan. So ibig sabihin, kasalanan bang maging mayaman? Hindi naman po siguro dahil nagsusumikap naman yung ating mga kababayan para yumaman. So sa akin nga, habang tayo ay nasa isang kapitalistang lipunan, hindi po kasalanan na maging mayaman. Eh parang naging kasalanan ni Mayor Guo ngayon na mayaman siya. Ang suma total, ano na ang naging resulta ng investigasyon? Siya ay mayor.
merong pogo dun sa kanyang bayan at sinabi naman niya, yung pogong yan ay nagbigay ng trabaho sa 200 ng kanyang mga constituents at magbabayad ng local property tax at iba-iba pang mga taxes na nakukolekta ng Bamban. Siguro yung ganong kalaki, hindi bababa sa 25 million na kikitain ng munisipyo yan. Kasalanan ba ng mayor na siya ay kumikayat ng isang investor na nagbunga ng 200 na trabaho para sa mga taga-Bamban at kumikita ng 25 million kada taon? Hindi naman po siguro. Now, nalinaw naman po niya. Binenta niya yung lupa. Siguro kumita siya dyan. Anong mali doon? Dito naman kapitalista talaga ang ating lipunan. Dapat kumita. Hindi naman tayo nagcha-charity work lamang. No? At ang importante, yung siya'y nahalal, completely nag-divest siya. Kasi alam niya na pinagbabawal yung ganyang mga negosyo kapag ikaw ay isang local executive. So sa tingin ko po, walang masamang ginawa si Alice. Ang lumalabas na kasalanan niya, anak siya sa katulong bilang isang love child at siya yumaman. Ito ba, mga kaibigan, ay kasalanan? Naku, kung gagawin pong sine ang talambuhay ni Alice Guo at ipinakita kung paano siya inaapin ng mga senador dahil siya ay isang love child, siguro po magiging box office hit yan. At sa tingin ko, kapag nakita yung pelikulang ng mga mamamaya, baka ang susunod na takbo pa ni Alice Guo ay senador. Kasi alam ko ang Pilipino ayaw sa mga nang-aapi nung mga kawawang Pilipino. At sa tingin ko po, ang isang anak sa labas ng isang katulong na mayaman ng tatay, may dahilan po kung bakit dapat sila kaawaan at dahilan para magbigay ng simpatsya ang taong bayan sa kanila. Ano pong say ninyo, mga viewers? Tignan po natin ang inyong mga text. Francis Loyola, attorney, parang wala nang maniniwala kay Mayor. Kung kayo po ang abogado, paano po ninyo ito malalampasan? Ano po ipapagawa ninyo sa gawain niya? Wala naman pong dapat gawin si Mayor. Kasi ang nagpaparatang ang dapat magpatunay. Ang paratang sa kanya ay siya daw ay isang ahente ng China. Nasa lang ebidensya. Hindi po dapat i-disprove ni Mayor yon. Kung hindi, talagang sila po dapat magpatunay niya. Okay? Lalaine de la Cruz, pasensya na kayo. Nagtumutunog yung aking telepono at saka ako na lang po titignan kung sino yung tumatawag na yan. No? Pero patuloy po natin dahil ayaw kong maputol ang ating talakayan. Lalaine de la Cruz, first time nakaabot sa live, watching from Hamburg, Germany. May God bless and guide the investigation on Mayor Alice Guo. Mabuhay ka po, Attorney Harry. Always happy to watch Spox Hour. So babalikan ko po yun. Ha? Ang pinakamabigat na paratang ahente ng China, nasa ng ebidensya? Ang ebidensya ba ay dahil anak siya ng katulong? Kalokohan naman po yan. Okay? Sige, tignan pa natin iba mga texters. Candy V, attorney, hello. Hindi po yata siya love child kasi married ang parents niya according to her birth certificate and had three other siblings na same mother and father. Well, alam niyo po, naintindihan pa yan dahil ako po ay 34 years na nagpa-practice ng law. Yung mga love child po talaga, ayaw nilang mabansagan na bastardo yung kanilang mga anak. So sa birth certificate, marami po talaga na linalagay na legitimate ang kanilang mga anak. Kasi ayaw nila. Sa lipunan kasi natin, talagang mapang-api ang lipunan natin sa mga anak sa labas, sa mga bastardo. Kaya po, naintindihan ko po, 34 years of law practice, marami na po ako nakitang ganyan. Kaya nga po, minabuti natin na magbagong batas dun sa family code ngayon, no? Dati talaga merong stigma sa new civil code na hindi pwede man lang gamitin ang pangalan ng ama. Bakit naman paparusahan yung mga anak sa labas? Hindi naman nila pinili na anak sila sa labas, di ba po? Kaya ngayon, payag na rin ang batas. Pwede na rin na gamitin ang apelido ng ama miski hindi po kasal. Di ba? Yan po ipagpapakita na hindi naman po kasalanan ng mga anak sa labas na sila ay anak sa labas. Si Brian C., ang aking kaibigan, na pag-initan lang si Giwaw na nagkakandarapa ang mga politiko to use her and bully her to uplift themselves. O nga po yan ang mahirap sa ating mga politiko . Kung anong iskandalo na sensational, sasakyan nila. Dapat po, kung gusto nyong maghangad sa mas mataas na pwesto, gawin nyo po yan sa pamamagitan ng inyong sariling mga nagawa na. Huwag sa pamamagitan ng paninira, pagdurog dun sa mga tao na nahihiya na nga sa kanilang mga pagkatao. Magkaroon naman kayo ng puso. Pero maraming salamat. Kennedy Eswa Aswegan, sobrang mahal po ng mga aita si Mayora Guo at Sir Harry. Wala po bang seminars mga senador pagdating sa mga ways na pagpapatanong nila
bakit po kailangan pang humantong sa pagkaladkad ng buhay niya? Yan nga po eh. Kaya nga ang tanong ko, ano ba ang pakay nung legislative investigation? Bakit naglumilihis? Alam niyo po, desidido na yan ng Korte Suprema doon sa kaso ng Neri versus Senate Blue Ribbon Committee. Dapat yung mga tanong, itong po lamang doon sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng Senate investigation. It must be germane to the legislative investigation. Pero yung mga tanong na po yan, wala na pong kinalaman yan, yung mga personal na detalye. Nalulungkot po talaga ako at I feel for Mayor Guo. Okay? Tignan pa natin, Daisy Digamon Cutin. Good evening po. Oo nga, si Tulfo, pang magtanong, feeling matalino at panay, sabi marunong siya mag-Chavacano. 2 years lang daw siya nakatira sa Zamboanga. Eh, siya na attorney ang hambog. Kayo naman. Oo. Okay. Alalain de la Cruz, emotional ako while watching Mayor Guo's interview. Ididi po ba ng aking sariling bayan? Yun nga po, hindi ko maintindihan. Paano mo madideport yan? Eh, meron naman siyang birth certificate at meron presumption na wala naman pong irregularidad doon sa birth certificate hanggang mapatunayan. So, idaan sa proseso. Hindi naman po hukuman ng Senado para sabihin hindi siya Pilipino. Hayaan na natin yan sa Senado, sa hukuman, lalong-lalo na na nagsabi naman po ang Office of the Solicitor General na talagang nag-aaral na sila kung sasampa sila ng kaso. Kanya-kanya po tayong jurisdiction. At hindi naman po talaga sakop ng Senado yung issue ng pagiging Pilipino or hindi. So, sandali lang po ah. May tumatawag. Yes, sir. Can I call you back? I'm just finishing my live. Hello? Yes, sir. Can I call you back? I'm just finishing my live. Yun nga po yung aking kasama dito sa sa anong ba itong lugar na ito? Almaty, Kazakhstan. Yan po yung aking dekano, si Raul Pangalangan, na naging West po, kaisa-isang Pilipinong West ng International Criminal Court. Maghahaponan po kasi kami. And the time here now is 5:12. Eh, alas 6 po yung aming usapan na mag-dinner. So tumatawag na siguro para nag-inquire kung saan kami pupunta. Nako, mga pagkain po dito, nakakatakot. Kabayo. Ayaw ko ng kabayo. For DZ Santos, bakit po ang mga senador laging out of topic ang kanilang investigasyon? Lagi pong nauwi sa character assassination. Hindi po tama. Eh kasi kayo naman yan, ang mga hinalan yung mga senador. Nako, ang asim na naman kasi natalo ako sa senado. Pero yan pong katotohanan. Diba? Eh, bakit walang katuturan ng kanilang investigasyon? Eh kasi kayo naman ang naghalal dyan. Diba? Arden, yan po ang nangyari sa akin. Hindi ikinasal ang parents ko, pero nag-deny sa birth certificate na married sila. Same age kami ni Mayora. Well, Arden, siguro talagang modern na yung iyong pamilya na hindi na kinailangan itago yung iyong pagkatao. No? Pero hindi po lahat ganun. Eh. Pero ako, 34 years of practice, ang dami po talaga na instances ng mga kliyente na talagang ayaw nilang bansagan na bastardo yung kanilang mga anak. Enrico Lingkod, tama po kao, attorney. Ako po, ako nga po, hanggang ngayon, dala ko ang apelyido ng ama ko pero hindi kami pwede irehistro kasi magdedemand ang unang asawa ng tatay ko. Diba Enrico, ang sakit? Kasi kung nagkasala yung magulang mo, hindi mo naman kasalanan yung pagkakasala ng magulang nyo. Eh, yun nga po. At saka linikha pa rin tayo ng Panginoon kahit anong circumstance sa paglikha sa atin. Chris Castillo Galicia, parang wala nga point po eh kasi may judgment na sila. Eh, bakit pa pinapunta sa hanggang dyan, di ba? Well, tingin ko na lang po talagang in aid of election for higher office. Dahil hindi naman puro electionista sila pareho. Pero, siyempre, 2028, itaga nyo sa bato. Yung dalawa pong yung senador na yan, tatakbo sa mas mataas na posisyon. Taga nyo po yan sa bato. Okay? Norberto Tu Sabandol, si Mayora ay tuwing na Pilipino. In fact, may birth certificate and Philippine passport siya. Hindi siya espiya. Well, yan po ang pinagpapatunay ng pagkakaroon ng birth certificate at passport. So, kinakailangan magsampa pa ng kasong Solgen para madeklara na hindi siya Pilipino. Padaanin po sa tamang proseso. Ellie De Leon, ang nakikita ko lang dito is gusto lang ng gobyernong ito na kamkamin ang kayamanan ni Mayor Alice. Kaya kahit ano-anong na lang ang pinaparatan sa kanya, nakakalungkot. Well, wag po natin kalimutan, nasa politika po si Alice at meron po siyang makakalaban sa 2025. So, sinong pinakamakikinabang sa ganitong mga
issue yung gustong maging mayor ng Bamban. Lalaine de la Cruz, hirap kapag mga astang abogado lang ang mga nasa investigating panel, personalan ang mga tanong. Kaya nga po dapat ha, hindi naman po requirement na maging abogado yung ating mga senador, pero please, alam nyo na ang gawain nila. Kapag hindi sila gamay sa law of evidence at sa batas, ganyan po nangyayari. Nasasagasaan po ang pagkatao ng mga resource persons. No jeepneet, attorney atin ba kayo ng Maisog Tacloban? Nandito po ako ngayon sa Almaty, Kazakhstan. So hindi po ako makaka-attend, pero lahat po mga taga-Tacloban, please, hayaan nyo pong marinig ang inyong boses, kayo po ay mag-attend sa Maisog Tacloban. Okay? Angela, nakalaya na si Sir Morales, majority ng Pinoy, parang nanalo sa loto. Iyak ang mga bagag. Ha, 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 ha. Yan po aking prediction, di ba? Sabi ko, isang araw lang yan ikukulong kasi wala po talagang dapat ng dahilan na siya ay makulong. Sabihin na natin na nagsinungaling siya dun sa kanyang personal data sheet. Ano naman na kinalaman yun? Sa Senate investigation, yun po ang aking tinatanong. Dapat yung pagsisinungaling, may kinalaman doon sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng investigasyon ang Kongreso. Kung wala naman pong kinalaman yan, yan po ay labag sa karapatan ng resource persons. Attorney Roque, dapat imbisigahan ang PA, PAOC CC at Malacanang sa pang-raid sa mga Pogo at detained illegal detention ang ginawa nila. Tigil na korupsyon ng sa Pogo ng gobyerno, ngayon bilibing pero ang kinakamkam nila. Galit sila kay Mayor Geo Guo kasi mayaman at tumutulong sa mga mamayan at kanyang bayan. Sa tingin ko nga po, no? Ang sa akin naman, kung talagang merong ebidensya na nakarap dun sa raid, dun sa Pogo na yon, dapat magsampan ng kaso. Kaya lang, pinauwi nila yung mga Chinese na nagtatrabaho doon except for isa. Ano ibig sabihin yun? Wala silang ebidensya laban doon sa diniport nila. Dahil kung meron, dapat kasuhan muna dito sa Pilipinas. Ice Mocha, if Alice is found innocent, the Senate chairman with their allies must be accountable to the UN for character assassination and discrimination. Well, alam niyo po, talagang merong remedyong ganyan si Mayor Alice. Pero meron naman po siyang abogado. I will leave it to her lawyers. Dalawa po yung abogado niya. Parang si Attorney David at saka si Attorney Avisado. Morbid Angel, Sukay, Attorney, out of topic lang. Anong masasabi niyo sa planong pag-impose ng sanction kano laban sa ICC dahil sa arrest warrant para kay Netanyahu? Well, marami po talagang pumputok ang buchi dyan sa ICC. Pero ako, sa tingin ko, tama naman ang ginawa ng ICC. Ang puntiryahin niyo, yung talagang nagkakasala sa buong mundo. Mantakin nyo, 35,000 na halos na sibilyan ang namamatay dyan sa Gaza Strip na mga inosenteng sibilyan. Samantalang dito sa Pilipinas, sa mga namatay naman, dahil nga dun sa drug war, no? May dahilan po yan, hindi sila pinapatay dahil sila ay inosenteng sibilyan. Samantalang dito po sa Israel, sa Gaza Strip, pinapatay sila dahil sa sibilyan na nakatira lang doon sa Gaza Strip. Bayanon, ML, Attorney, ano po comment nyo sa sinabi ni BBM na wala daw nagawa ang administrasyon ni FBRD para makatulong sa mga victim sa Yolanda? Excuse me po. Nandyan po yung mga naitayong mga tahanan. At nung ako po'y bumisita dyan sa Tacloban, nakasama si Mayor Alfred Romualdez, ang laki po ng pasasalamat ni Mayor Alfred Romualdez at inikot pa niya ako doon sa isang resettlement area na pinunduhan sa administrasyon ni Presidente Duterte. Hindi po totoo yan. At siguro magkakaroon tayo ng separate na spokes hour para i-dispute yan sinabi ni BBM. Diosdado Talie, Attorney, tanong lang kung pwede bang mag-snap election dahil ayaw magpa-drug test at resign ni BBM, pwede ba snap election? Well, taong bayan pa rin po ang suberenya. Taong bayan magdidesisyon kung panahon na para sisantihin ang nakaupong presidente. Hindi po yan kriminal. Bisdak ng Davao, Attorney, sana ma-discuss mo about 112 billion na napunta sa COMELEC. Masama na po kasi paningin nila kay Bato at Tolentino. Well, hindi ko po alam kung ano yung 12 billion na napunta sa COMELEC. Please, paki-private message sa akin kung ano yung 12 billion na yan. PJC, tatakbo po kaya si Chi sa 2028 na pagka-presidente kalaban ni Sara? Ano sa tingin niyo po? Well, tingin ko po, yung mga tumakbo na ng minsan at hindi ipinalad, hindi na po tatakbo muli. Ang only exception po dyan ay si Ping Lacso, no? Pero si Ping Lacso naman po talaga, talaga namang wala kang masasabi sa pagkatao niya at sa kanyang plataforma. Kaya lang, wala talagang mass appeal, no? So, tingin ko si Cheese, happy na po siya na siya ay senador. Batang Kangkalo, Attorney Roque, ilang taon po ang pagkakakulong sa violation RA 10
173, otherwise known as Data Privacy Act. Hindi ko po kabisado, pero tignan po natin yung batas, okay? Lalaine de la Cruz, ingat po kayo, attorney, sa mga biyahe. Sana makabisita kayo dito sa Hamburg, Germany. Ay, naku, alam niyo, di pa ako nakakarating sa Hamburg. Napakaganda daw dyan, pero nakarating na ako sa Frankfurt, nakarating na ako sa Cologne, nakarating na ako sa Berlin, pero sa Hamburg hindi pa. D.W. Lingayen, the Catholic Church was behind the stigma about the illegitimate child. Pero mga pare ay mahilig sa sexcapades behind the church conference. Well, alam niyo naman po, yung mga tisoy, no? Na wala naman pong kamag-anak na Espanyol, alam na natin paano saga napanganak. Hindi po kasalanan ng mga anak yan. Ed Durano, out of topic po, Attorney Roque, ano po masasabi niyo sa recent passing of the Absolute Divorce Act sa House of Representatives in its third and final reading? Makakapasa kaya ito sa Senado? Baka may pag-asa po. Kasi dati umaram niyan si dating Senate President Tito Soto. Sa tingin ko po, panahon na para magkaroon ng divorce law ang Pilipinas. Dadalawa na lang pong bansa sa buong daigdig ang walang divorce law, ang Pilipinas at ang bansang Vatican, kung saan po nakabase ang Simbahang Katolika. Jimmy Cabusao, good evening po, attorney. Ano po masasabi niyo sa conviction ni Mr. Bobo? Hay nako. Hay nako na lang ang aking sasabihin. Okay? Pero nagsalita na po ang Korte Suprema, hindi na po pwedeng mag-disbar ang already disbarred. Pero yun nga po, sana naman mamatanggap na ng aking kaibigan at si Larry Gadon ang mensahe galing sa Korte Suprema. Tolon MTP, attorney, ano po masasabi niyo sa possible Romualdez Leni sa 2028 ang pinapalutang ni Ganon? Ay, naku, maganda po yan kasi matatalo sila. Okay! Maganda po yan. Naku, ang dami nating komento. No? Ibig sabihin, pati kayo talaga nahahabag dito sa pangyayari sa buhay ni Mayor Buo. Sa akin naman po, hindi po politika yan. Sa akin, pangalagaan naman natin yung pagkatao ng iba. Pangalagaan naman po natin ang kanilang mga damdamin at may mga bagay-bagay na hindi po talaga nila pinili gaya ng kung sino ang kanilang ama't ina at wag naman natin silang kutsain at parusahan dahil sa kanilang pagkatao. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, ha? Broadcasting live from Almaty, Kazakhstan. Ito po ang inyong spokes ng bayan, Harry Roque, nagsasabi, I love you, Philippines. I miss you already because you're the only country that I have and the only country that I love. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito. At huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.